Magandang buhay ho sa ating lahat, mga kamaster. Ito mga kamaster, ang update sa ating ginagawa dito sa May Tree Farm. Ayan mga kamaster, ngayong araw ay nagsisimula na tayo magkisame. Bale, ang mga kamaster, ang unang step nating ginawa para mag lagay ng frame ng kisame ay nilevel natin mga kamaster yung wall paikot. Nilevel natin mga kamaster, kinuha natin yung pinakamababa doon sa ating trusses, yan. Tapos mga kamaster, nilevel natin yan hanggang doon sa kabilang side, yon paikot, yon doon sa ating isang kamaster na yon. Tapos nilapisan natin mga kamaster. Ayan, pagkatapos nating lapisan mga kamaster ay nilagyan natin ang 2x2 na palutsina. 2x2 na palutsina, ayan. Tapos para natin maipako yung ating 2x2, ginamitan natin ang concrete nail. Tapos dinirel natin ang yung bato, yung wall, dinirel natin ng pambato para maipako itong ating concrete nail. Yan. Pagkatapos namin mga kamaster na ipako yung 2x2 doon sa gilid ng wall, nilayout naman namin itong bandang baba, ito mga kamaster, para yan, nilevel din namin itong baba ito. Tapos yung patatlong step, ito naman yung pinakababa, yung laylayan ng ating bubungan. Kung tawagin ay bulada, mga kamastor. Ayan. Tapos, sunod nating step na ginawa, mga kamastera, inilagyan na natin ang 2x2 na palutsina dito. Ayan. Ipinako natin dito sa isang 2x2. Tapos, doon sa wall. Yan, lahat. Ikot, mga kamastor. Tapos pagkalagay natin mga kamaster nung isang diretsyon mga kahoy, walang putol, nilagyan natin ang pinaka nilagyan natin mga kamaster ng pahalang na kahoy para pamakuan ang ating ilalagay na kisame sa wale mga kamaster. Ayan. Tapos nilagyan natin mga kamaster na ang kahoy na nakabitin para yan ang magdadala dito sa ating ginagawang pagkikisame mga kamaster. Ayan. Yan, nakabertikal na kahoy na putol-putol. Para namin maipatibay siya mga kamaster dito sa bakal, binutasan namin yung bakal. Tapos yan, katulad yan mga kamaster. Tapos pinakuha natin ang Adidos na pako. Ganyan din yung ginawa namin mga kamaster dito sa bandang baba. Ayan mga kamaster, pinakuha namin. Oh. Tapos mga kamaster, bago ako nagpalagay ng frame ng kisame, pinapahirang ko doon sa ating isang kamaster ng sulignum. Ito mga kamaster, yung ginamit naming sulignum. Yan, pinapahira natin yung kahoy na ating ginamit.
Para maiwasan natin mga kamaster na magkaroon siya ng anay o bukbok. Para tumagal yung kanyang isame mga kamaster na ginagawa natin. Yan mga kamaster, ganyan yung inilalagay namin patibay dito sa ating gagawing kisame. Ayun, tapos bubutasan niyan yung angle bar para maipako natin. Ganon din ang ginagawa ng ating dalawang kamaster dito sa gilid. Parehas din lang. Tapos yung ating isang kamaster na lidman, pinababa ko at pina-order ko ng materyales doon sa hardware. Nagkulang yung ating 2x2 na palutsina na ginagamit para sa ating pagkikisame. Tapos ang gagamitin nating kisame dyan mga kamaster ay sawali. Ito mga kamaster, ayan, yan yung gagamitin natin na pangkisame mga kamaster, para magmukha siyang native house nangyari. Tapos papapahiran din natin sa ating isang kamaster ng silignum na clear siya para hindi makulayan itong ating sawali. Tapos sabi ng may-ari ay itong loob palalagyan na din niya ng kisame. Ito rin mga kamaster yung gagamitin natin, yung sawali. Ayan. Ito kasi nakikita yung ating pawid at saka yung ating trusses. Ayan, kaya naisip ng may-ari na palagyan na rin ng kisame na sawali. Ganon din mga kamaster itong gilid. Ito mga kamaster ay padudugsungan pa niya ng bubong para pag-akyat nung ating mga bisita, hindi sila mauulanan or maiinitan dito sa tapat ng ating hagdanan. Tapos ito mga master, by gilid na to, paikot, lalagyan din natin ng sawali or kisame. Yan mga master, pinapakuan niya na yung silbing patibay sa ating gagawing kisame. Pare, para mapuro lang yung lagare. Yahaso mo yan tuwing Sabado o Linggo. Para Lunes, matalas ulay. Yan, kanyang nilalagyan ng bakab, mga kamaster. Para isigo natin dito sa ating gagawing frame. Ayan, doon niya isisigo mga kamaster yun. Okay. Ayan, sigo-sigo mga kamaster. Galing, galing ng ating kamaster, oh.
Okay lang na may kaunting siwang dahil may ano naman tayo, may sawali. Yeah. Hindi rin niya makikita. At least pantay yung ilalim. Ano mahalaga, pantay ang ilalim. Tama mo, pisan dyan. Gitna mo lang si dyan. Si paring piin ang hahabol doon sa pinang baba. Yan mga master, ginagamitan natin ang tansi para matuwid natin yung lalagyan natin kahoy. Isan, shut out muna. Kamaster, shut out muna. Yan yung ating mga kamaster. Tuwang-tuwa dahil malilo ang kanilang pisto. Tapos presko pa mga kamaster. Oh. Maganda pa yung tanawin. Mababaguhan pag napatapon. Yan. Yun, mababaguhan daw sila pag napatapon sa ibang project. Na may initan daw sila. Kaya habang nandito pa, nag-i-enjoy na sila. Kaya pag ito'y natapos, mapapalipat sila sa initan, mga kamaster. Siguro mga kamaster, matatagalan pa silang umalis dito kasi madami pang pinagagawa yung may-ari. May mga sunod pa kaming gagawin na sinasabi niya. Dito sa ilalim nitong ating ginagawa sa ground floor. Ang gagawin natin doon mga kamaster ay uhukain natin yung lupa dito sa ground floor. Yan mga kamaster, ito yung aalisin nating lupa para ma-floringan natin, pinapa-floringan ng may-ari. Tapos mag-aasintad dito mga kamaster dito sa gilid. Para pagtambak natin ng mga lupa dyan mga kamaster, magpipigil siya. Lalagyan din natin ng ilang poste para mapigilan yung paguho ng lupa mga kamaster. Yan. Ito. Yan, medyo madami-dami yung halisin nating lupa. Yan. Kapag yung helper ay medyo maluwag sa trabaho sa taas, dito ko siya pinapupunta. Or umulan doon. Nung nagbubong kami, kapag naulan, dito sila naggagawa. Inuutay-utay nilang hukayin itong lupa. Hanggang dito na lang mga kamaster at mabuhay po tayong lahat.